Hi guys, this is Finn from Biker Studio. If you're the first time to tune into my channel, hit the subscribe button, hit the bell icon para every week you will receive all my tech gadgets review, drone filming, at pati mga YouTube tutorial. Teka, puro high-tech ang lagi pinag-uusapan natin. Okay, alam nyo ba, before Apple, this cell phone at Samsung, merong mas pinakamahal na mga cell phone, ang hot number 2 ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? Eto, let's get it on, guys. Yep, we're back, okay? Ilang araw na lang, 2021 na, okay? But I don't like to talk about what's the latest. Retro muna tayo. At ang pinakamahal o dalawang pinakamahal na cellphone, okay? Bago ang Samsung Galaxy series at ang mga Apple, mga iPhone. Alam nyo ba kung ano ang pinakamahal dati? Okay, itong dalawang hawak kong cellphone, okay? Anong mga cellphone to? Okay, ito ang Nokia E90 Communicator at ang Sony Ericsson P9090 and P9090i. Alam nyo ba ang anong halaga nito? During those early 2000, it's worth almost 100,000 pesos. Okay? Please comment. Kung may comment kayo about the pricing. But that's the price during those season, those years, those circa. Okay? Kaya ang nagkakarga o nagbibit-bit lang nito, normally, mga executive. Pero may laban pa rin kaya ito compare sa iPhone ngayon. Tara, silipin natin ang mga basic, okay? Ang mga basic features nito. And then, later on, magbibiro kayo, magbibiro pala tayo, hindi kayo, ng product na to. And try to check it, flashback tayo. Okay? So, eto na. Simulan na natin. Okay guys, no? So, this is the two most expensive, okay? Cellular phone, okay? Initial release, okay? Prior Apple and Samsung Galaxy series, okay? This is the Nokia E90 Communicator and this is the Sony Ericsson P900 series or P900i series, okay? These are, okay, ma-folding na rin siya at may touchscreen na. Take note, early 2000 yan. And then this one also is, this is what I like, no? So, folding phone na. Okay, way back 2000. Okay, touchscreen way back 2000. As you can see, QWERTY keyboard, QWERTY keyboard. So, both ano siya? Both accessibility, touchscreen, okay, low bat lang isa. And then QWERTY keyboard. Plus may access pa dito. Na another keyboard din, convertible. Okay, take note. Ngayon siguro about Apple and Samsung Galaxy were crazy about the Android OS and then the OS ng ano, iOS ng Apple. But during this season, okay, these two phones, Symbian OS ang ginagamit. Okay, let's look first on the Sony Ericsson. Okay, bago tayo magano. Okay, ang Sony Ericsson natin is, I told you, this is touchscreen din. Okay, I will just give you a brief lang, okay, the technical background. Touchscreen, QWERTY keypad pa rin siya, touchscreen siya. Okay, may camera na, may front camera na siya, may back camera na, pero hidden ang camera niya. Hidden ang camera niya, may slider siya. Okay, take note on that one. May speaker siya, may LED lights na rin siya, and of course some antenna and the Sony Ericsson logo. Okay, Sony Ericsson. But ngayon, I seldom heard of the Sony Ericsson na. And of course, pati Nokia na rin. But they are the pioneer of cellular phone. And another thing on the side, makikita nyo, okay, may lock din siya. Okay, may lock din siya. And then, may return button siya dito. And the, okay, ito, parang pinaka-mouse muna. Pwede mong mag-scroll up and down. And this is the stop and pause. Okay, may movie or, tawag dito, MP3, MP4, kasikatan nun, di ba? Mga, di pa uso mga iba pang mga games nun. Okay, hindi pa gaya ngayon, talagang super HD na siya, 4K, 8K ito, mga pixel. So again, no? So ang mga games before pixelated, hindi pa gano'ng kaganda. Mayroon ding ma-indicator ng lobat ka na, green, okay. And of course, the trademark of previous cellphone, yung mga infrared, okay, magta-transfer ka ng file.
So dati, pag magta-transfer ka ng dalawang file or any file pala, tututok mo lang by infrared yung transferring. Di pa uso wifi noon, di pa uso masyadong bluetooth noon. Bluetooth mo sikat na sikat na nung unang labas. Okay? So, speaker niya nandito. Okay. Folding siya. Okay? Kanyang charging port. Baka sabihin nyo, hindi ako kompleto ng isang ng set, no? So, mga collector's item ko to. So, may charging siya. Makikita nyo charger dati. Parang very awkward ang design. Talagang sira yung dati to. Kaya, isa ba lagi nagpaprepare? Okay? Charging pin lagi. Charging pin palit. Okay. So, kung bubuksan natin is i-off natin, ha? Okay, kikita nyo. Sony Ericsson. Nandito ang kanyang battery. So, yan yung mga old school na battery po natin. Makikita nyo. At, ayan. Yung SIM card, of course, di pa uso mga micro SIM, okay? Yung pinaka-standard SIM card niyan. Okay? Makikita nyo mga battery, okay? Everything. At, hindi pa uso mga dual SIM, triple SIM. Okay? Yung mga battery niyan. Napakamahal niyan dati. Okay. Another thing. Meron siyang stylus na. Okay? Kung meron ngayon nakikita nyo ng mga Android or iOS product na merong Apple Pencil or mga stylus, okay? Ang Sony Ericsson, meron na dati. Meron na dati yan. So, sila ang mga pioneer niyan. So, nung pa lang, super high-tech na, pag may ganito ka, okay? Kapag may ganito ka, sikat ka na, yayamanin ka na. Okay? But this one, I still keep it for my collector's item ng mga cellphone. Okay? Now, let's go to Nokia. Okay, I think you heard of Nokia, no? So, ang kasikatan nun, mayroon tayong mga yung pangmasang cellphone na Nokia 5110, okay? Nokia 3210, Nokia 3310. Yun yung mga pangkuskus ng yelo. Okay? At saka kahit anong bato sa'yo, kahit anong laglag mo, buo pa rin yung cellphone. Unlike ng mga cellphone ngayon, mga pa Samsung Galaxy or mga iPhone, pag nabagsak, wasak. Okay? Now, let's talk about this Nokia E90. This is one of the executive cell phone, no? So, makikita nyo siya, okay? Meron siyang standard keyboard, okay, sorry. Okay, makikita nyo, okay? Sa labas, okay? May camera na siya, okay? During that time, meron siyang 3.2 megapixel. Big time ka niya pag meron kang 3.2 megapixel na camera, okay? And then may LED na siya. And the battery is up here. At ang SIM card nandito. Ayan ang SIM card niya. Okay? Para siyang attache case. Okay? May memory card na rin siya. Pero ang hirap po, ano? Ang hirap buksan niya. Kailangan pindutin. Ayan. Kailangan hindi mapindut eh. May special lock siya. Okay? May special lock siya. Ang hirap buksan. Ayan. Buksan natin. Ito yung battery niya. Okay? And then, ayan. Okay. Makikita nyo, kasikatan dati, kung ang Apple iPhone, is talagang pag sinabing galing made in California, wow, sikat ka na kasi Apple. Pag sinabi naman na mga Samsung made in Korea, wow, sikat ka na. Mga OEM yon, original. Pero dati, pag sinabi mga Nokia, tingnan nyo lang to, wow, made in Finland, pinakamahal siya, sikat ka na, higher level ka na. Okay, makikita nyo, okay. Sauli natin. Now, ano pang maganda dito? So, ang may access ka dito kung gusto mong dahil buhay natin namatay, binunot natin pala yung battery. Okay. Wow, mali. Okay, shout out to my friends, no? Bago habang nagre-report, shout out to my friends Kuya Will Jem Cruz at ang ating radio announcer na si Patrick Biron. Ang ating tigasing si ano ba pangalan niya? Si Gio Bartolome. At shoutout rin po sa aming pinakamabait na sakristan na si Mark Ojas Castro. Okay, no? Mabalik tayo, no? Nabuhay na po natin. Automatic lock yan, okay? Makikita nyo siya. Okay, kung makikita nyo siya, talagang mayroon din siyang menu. Okay, mayroon din siyang home screen. Okay? And then, kung ating keypad, pipindutin mo lang to. Mayroon din siyang mga grid type. Okay, makikita nyo dyan. May contacts, okay, calendar, messaging, okay. And then, sa front, pag nakaganito, kaya mo siyang scroll. Makikita nyo lang dyan, ilan-ilan lang na naka-default. Okay, that's a standard sa lahat ng cellphone, okay, during those times.
Ang kagandahan lang nito, why become the Nokia e-communicator very expensive is yung kapag ginawa mo siyang mini laptop. Okay, as you can see. So pwede siyang grid type. Pindutin mo lang to. Balik sa standard type. Okay, contacts. Okay, pwede kang mag-text. Okay. So, may scroll ka rin, may mouse ka rin. Ito yung mouse mo. Okay. May access ka dito. Phone call. Phone call, tatawag ka. Okay, stop call. Scroll up and down. Okay, accessing ng menu. Okay, QWERTY keypad. May kita nyo dito. Merong mga menu. Okay, mapapansin mo lang dito. Medyo Espanyoles yata to. From Finland kasi pala. Hindi pa Espanyoles. Okay, contacts. Okay, messages. Web. So may web, may internet na rin to. So kaya lang, ang dati, last time is, hindi pa yung mga LTE ngayon. GPRS lang po dati. Pag naka-GPRS, sikat ka na. Panalo na kami dati nung masaya na kami. So makikita niyo ang finish. Maganda ang finish niyan. Mga scratch po. Okay po. So yan ang ating Nokia E90 communicator. So, and this is our Sony Ericsson P900 series or P900i. Okay? So, just comment what can you say about this one if you compare to the latest phone now like Apple and Samsung Galaxy. Okay? So, during those time, ito ang pinakasikat. Pag may ganito ka, yayamanin ka na, panalo ka na. Okay guys, so let's go and let's check the B-roll of all pictures and photos of this two retro gadget retro phones. Okay, please subscribe, don't forget to hit like and the bell icon. Let's get it on guys. Ha ha ha!